Magandang umaga, Novo Ecijanos. Ako po si Shane Trentino sa ngalan ni Sir Philip DobolP Picsyo, ang inyong kaibigang lingkod na nakakasama araw-araw dito sa ating programang Ayuda at Balita sa Umaga. Kasama natin ang ating mga field reporters mula sa TV 48 na si Ms. Maso Petran III at Joveline Astrero. Maghahatid rin ng balita ang mga OJT natin ng mga graduating students ng Bachelor of Science in Development Communication sa Central Luzon State University na sina Josephine Fortunato at Hazel Ann Coleado. Palagi rin nating katuwang sa pagbabalita ang ating mga kaibigan mula sa DWNE na sina Maureen Reyes, Davin Ilaw at Aga Linsangan. Mapapanood din niyo po kami na live dito sa himpilan ng TV 48 simultaneously sa Facebook pages ng DobolP TV, DWNE at sa Bisyong Matapat para sa mga Novo Ecijano. Rice distribution program ng pamalang palalawigan ng Nueva Ecija ihahatid ng mga kasama nating reporters mula sa DWNE, Alagang Umali at TV 48. At narito na mga umaaningaw na balita ngayong umaga. Pag-angkat ng langis mula sa Russia, ipinagbawal na sa US. Ipinagbabawal na ngayon sa Estados Unidos ang pag-angkat ng langis mula sa Russia. Ito ay may kaugnayan pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na resulta naman ng mas tumitinding pang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Inanunsyo mismo ito ni US President Joe Biden sa kanyang address mula sa White House at sinabing ipinagbabawal na anya ang lahat ng pag-angkat ng langis, gas at energy mula sa Russia. Dahil dito ay hindi na anya tatanggapin pa sa mga US ports ang Russian oil. Samantala, DILG, hinihimok ang publiko na maging maingat ngayong Fire Prevention Month. Hinihimok ni Secretary Eduardo M. Anyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang publiko na maging maingat sa paggawa ng mga fire safety protocols upang maiwasan ang pagkasira ng mga ari-arian at pagkawala ng buhay. Pumalo kaagad sa 94 ang bilang ng naitalang sunog, 4 na araw pagkatapos ideklarang ang Marso ay Fire Prevention Month sa ilalim ng Proklamasyon 115-A. Ayon kay Anyo, ilang araw pa lamang ang nakalipas pero umabot na sa mahigit 20.4 million pesos ang naitalang pinsala ng mga ari-arian at 7 individual naman ang namatay sa buong bansa base sa datos ng Bureau of Fire Protection. Magmula March 1 hanggang March 4 ay tinatayang nasa 64% to 68% ang insidente ng sunog. 2 kaso ang sinasabing intentional. Isa ay dahil sa kapabayaan at 25 na insidente naman ang kasalukuyang pang iniimbestigahan. Tinatayang 500,000 pesos ang halaga ng pinsala sa NCR dahil sa 12 insidente ng sunog na naganap. Samantala, 2,181 naman ang bilang ng insidente ng sunog sa buong bansa magmula January 1 hanggang March 4 na mas tumaas kumpara sa bilang noong nakaraang taon na 1,984. Dagdag pa ni Anyo, 38 individual ang namatay at 158 naman ang nasugatan sa mga insidenteng ito at mahigit 640.9 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian na naitala ng BFP. Electrical ignition naman ang kadalasang nagiging dahilan ng mga sunog na ito. Umabot naman sa 994 o 46% ang bilang ng insidente sa buong bansa na hindi sinasadya at 470 naman ang bilang ng kaso ng sunog dahil sa kapabayaan magmula January 1. At 84th Infantry Battalion ng Philippine Army nagdiwang ng 12 taong pagkakatatag sa pamamagitan ng paghahatid ng medikal at dental na serbisyo. Isisigaw sa report ni Josephine Fortunato. Josephine? Yes, Ms. Shane. Magandang umaga po.
Bilang paraan ng pagpapaabot ng pasasalamat sa host community, nagsagawa ang hukbo ng 84th Infantry Victorious Battalion ng Philippine Army ng libreng medikal at dental na konsultasyon. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Enrico Hill si Eleto noong ikawalo ng Marso ang pagbibigay serbisyo sa kabuuang bilang ng 174 na pamilya ng hukbong 84IB, CAFBU Active Auxiliary o CAA at mga residente ng Barangay Santo Niño II, San Jose City. Ayon kay Lieutenant Colonel Eleto, ang gawain ay kaugnay ng pagdiriwang sa 12th anibersaryo ng pagkakatatag ng 84IV na may temang Victorious at 12 through the years 2000 up to present of service and excellence. Kabilang sa mga serbisyong inihandog ay ang mga medical at dental na check-up na may kasamang pabunot ng ngipin, pamamahagi ng reading glasses, wheelchair at mga gamot at libreng gupit. Sina Dr. Sherry Ann A. Keenan at Dr. Helen Eladores, ang mga medical at dental na retainer ng 84IB ay kapo nagpapasalamat sa hukbo sa papasimula ng gawain na pinakinabangan ng mga pamilya at nasasakupan nito. Isa si Ginoong Ernesto Espiritu, isang 68 taong gulang na PWD na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa 84IB na ipinagkaloob na wheelchair. Dahil dito, makakalabas na aniya siya ng bahay at magagawa ang mga bagay na di na niya nagagawa sa kadahilan ng hindi siya nakakalakad. Samantala, nagpahayag din naman si Lieutenant Colonel Eleto ng kanyang pasasalamat sa mga nakiisa sa medical at dental na serbisyo at sa lahat ng mga partner stakeholder na sumuporta sa pagsasagawa ng gawain. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Major General Andrew Di Costello ang komandante ng 7th Infantry, kaugnay division ng Philippine Army na pinakinabangan ng mga residente ng Barangay Santo Niño, 2nd San Jose City. Miss Shane? No, tingnan mo naman yung pangarap na makalabas, natupad na mga kaibigan. At syempre, magagawa na nga naman niya yung mga gagawin niya dapat na matagal na niyang hindi ginawa sa buong buhay niya dahil nga hindi nakakalakad. So ito ay si ano pangalan nga nito nabigyan ng wheelchair, Josephine? Ma'am, si Ginoong Ernesto Espiritu po. Oo, na 68 years old po na isang PWD. Opo. Anyway, salamat sa'yo, Josephine. Ano? Okay ka na? Kinakabahan ka ba, Josephine? Isang ngiti naman dyan. Yan po ang ating kasama, kaibigan Josephine Fortunato. Maraming salamat sa'yo. Muli, ako si Josephine Fortunato para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw. At picture perfect ridge form sa Pantabangan at tinamang pasyalan. Yan ang isisigaw sa report ni Hazel Ann Colliado. Hazel! Kilala ang Pantabangan sa mga nagagandahang tourist attractions nito. Kaya kung mga gagawin ka man dito, isama mo na ang Farm Ridge by Desmond Farm sa listahan mo. Ang Farm Ridge by Desmond Farm ay matatagpuan sa KM3 Malbang, Pantabangan. Kung naghahanap ka ng lugar para mag-unwind, ito ang best place para sa'yo. Pang pamilya, barkada, couple o kahit mag-isa man. Bawat angulo ng farm ay tinuturing na picture perfect dahil sa ganda ng view dito. Great choice para sa iba't ibang klase ng photoshoots o sa mga nagbabalak magpaganda ng Instagram feed. May iba't ibang cabin din ito na pinangalanan pa ng Marahuyo, Malipayon, Maharlika, Bahaghari, Amihan at Hiraya. At ang bawat cabin na ito ay may perfect view ng Sierra Madre at Pantabangan Lake. Napaka-relaxing din ang lugar dahil tahimik na at malamig dito lalo na pagsapit ng gabi. Gumagamit din sila ng solar power kung kaya't maituturing din itong nature-friendly. Gayunpaman, pinapaalalahanan pa rin ng mga nagbabalak na bumisita na magdala ng vaccine card at sumunod sa health protocols para sa kaligtasan at upang makaiwas sa sakit lalo na sa COVID-19. Miss Shane? Unang Sigaw. Ayan, Hazel, nataranta na naman yung technical namin. Nakita ka kasi. Ayan. And Hazel, pero dito ha, sa mga turista natin, ha, kailangan magdala pa rin sila nitong vaccination card. At syempre, yung minimum health protocols natin, dapat pa rin sundin. Pero tanong ko lang sa'yo, Hazel, magkano ba yung entrance o yung halaga bago pumasok
dyan sa Farm Bridge by ano Desmond Farm? Nagkakahalagang 100 pesos po ang entrance fee para sa day tour. At sa mga gusto naman po mag-overnight stay sa farm ay may mga available po silang cabin dito. Eh magkano naman yung mga cabin rooms natin dyan? Abot kaya naman ba ng ating mga turista? Ang rates po ng cabin dito sa Desmond Farm ay ang amihan at kiraya cabin po ay nagkakahalaga ng 2,920 po per 4 packs po at ang maharlika at malipayon. Bahaghari cabins ay nagkakahalaga ng 5,040 per cabins at ang pang-family naman po ang Marahuyo cabin ay 7,840 at pwede po hanggang 10 persons ang mag-stay dito basta magbabayad lang po ng additional na 300 per head. Ayan. Pero ano Hazel, perfect yung view kasi matatanaw mo yung Sierra Madre and syempre yung Pantabangan Dam. Oo, ang ganda kasi meron ako kahapon kasi na curious ako doon sa iba balita mo. Tinignan ko. Actually ako hindi pa ako nakakapunta. Ikaw Hazel, nakapunta ka na ba diyan? Hindi pa rin po pero nagbabalak po, ma'am. Kasi isama mo nga po nung place. Oo, isama mo naman kami. Sabay-sabay tayong pupunta diyan. Ay, hindi. Oo, kasi maganda talaga yung ano. And hello kay Pastor Carl Pasqua dahil nakita ko yung post niya. Yung masarap nila dyan yung hot cocoa. And mostly, na mga empleyado dito sa sa Farm Bridge na to ay mga magsasaka, mga farmers. Kaya ang ganda rin at talaga yung hot cocoa nila masarap daw na po pwede pang iuwi ng mga pupunta dyan sa lugar na yan. Anyway, sa mga gustong magpabook, Hazel, saan sila po pwedeng pumunta na page and yung contact numbers do you have? Yes, ma'am. Sa mga gusto pong magpabook ng reservations or for more inquiries po, pwede nyo po silang i-message sa kanilang page, Farm Reach by Desmond Farm sa Facebook po. Anyway, ayan po ang ating reporter from CLSU. Maraming salamat sa iyo, Hazel. Maraming salamat po. Muli, ako po si Hazel Ann Colyado para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw. Ayan, mahinhin si Hazel, ano? Oo, blooming ka daw, Hazel, kung naririnig mo kami sabi ng isang tech namin. Kayo talaga. Oo. And also kay Josephine, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay din ng balita sa amin. Ang Infantry Battalion, mga kaibigan. Good morning sa mga kasundaluhan natin dyan sa Fort Magsaysay. At syempre, gusto lang din natin ang batiin ng isang magandang morning ang ating Governor Oy Machasumali. Ayan, good morning po. At syempre, Vice Governor Doc Anthony Umali. Isang magandang umaga po. At syempre, ang ating magbabalik bilang bilang kongresista ng ikatlong distrito, Congresswoman Cherry Domingo Umali. At sa mga bukal naman natin para sa unang distrito, gusto lang din natin batiin ang ating first district board member Eric Salazar at bukal Rap Villanueva. At nariyan din ang ating first district board member bukal Lourdes De Guzman. At sa ating second district naman, mga kaibigan, kasama rin po natin dito sa pamamahagi po ng Ayudang Bigas, sa second aspiring bukal ng second district, bukal Dindo Laisico, at sa ating second district board member, Joseph Wawawi Ortiz. At ang magbabalik bilang bukal sa ikatlong distrito, bukal Romansuka Garcia, at nariyan din ang kanyang kapartner na si Kuya Norjan Castillo. At sa ika-apat na distrito, ay isang magandang umaga po kay bukal Nap Interior, bukal Tess Fatchag, at sa ating aspiring board member, Mary Sweet Liberty Cruz. At sa ating mga kongresista sa apat na distrito, sa unang distrito, good morning po kay Congresswoman Ding Swansing at sa kanyang anak na ating aspiring congresswoman ng unang distrito, Ate Mika Swansing. At kay Kuya Lito Violago na napakasipag din na maglalakad talaga. Good morning po ang ating aspiring congressman naman sa ikalawang distrito. At ang magbabalik nga po mga kaibigan para sa bilang kongresista sa ikatlong distrito,
Congresswoman Cherry Domingo Umali. At sa ating 4th District Congresswoman Maricel Natividad Naganyo, isang magandang morning po. At syempre, ang GP Party List number 114, mga kaibigan, sa pangunguna po ng ating Congressman GP Padiano, sa ating former Vice Governor ng Lalawigan ng Nueva Ecija. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamamahagi ng Ayudang Bigas. At wala pa po tayong nakakonect ng mga reporters. Ano? Pwede kaya ibalik natin yung dalawang OJT natin. Oo, oh, ano? Yung mga experience nila. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pamamahagi ng Ayudang Bigas, ang ano, ng pamahalaang panlalawigan. Siyempre, sa ilalim pa rin po ito ng Rice Distribution Program. At ito po, mula 2020, mga kaibigan, ay nagbababa po ng Ayudang Bigas dahil nga po na nagkaroon nga ng pandemic. Dahil nga po sanhi ng COVID-19. Pero sa ngayon, sa ulat po na kahapon ng ating mga kasama sa usapang malasakit sa lipunan, ay nasa ano na lang, may ilan ba? 30 na lang ba ang ano, ang active cases natin sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, pero mga kaibigan, hindi ibig sabihin na mababa na po ang kaso natin. Eh, magliliwaliw na tayo mga kaibigan kahit saan. So, ingat-ingat pa rin po at ipinapaalala pa rin po ng Nueva Ecija Interagency Task Force po sa pamumuno po ng ating Governor Oy Matias Umali na sundin pa rin ang mga minimum health protocols, pagsusuot ng face mask, always po na maghuhugas ng kamay mga kaibigan at maging sensitive na rin po tayo sa mga bawat lugar na hinahawakan natin kasi tayo mahawakan natin. Tapos, iwasan na lang din po natin na maghahawak or kung hahawak at hindi may iwasan, always po magdala ng alcohol and then of course, mas mabuti po ay maghugas ng kamay. At syempre, mga kaibigan, yan po ang ano, pero dito po sa pamamahagi ng Ayudang Bigas, since 2020 po yan ay nabibigay po yan sa pamilyang Novo Ecijano. Kaya nga naman ngayong araw, sa ilalim po ng Rice Distribution Program, ang bigas po na ito ay mula po sa mga binili po na palay ng Provincial Food Council na itinatagpo ng ating Governor Oy Umali sa tulong po ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Doc Anthony Umali, ang Provincial Food Council po na kung saan bumibili sila ng palay sa mas mataas na presyo dahil nga po simula po nung sumadsad sa 9 Gs po yung presyo ng palay ay ito na po yung binuo ng ating Governor Oy Matias Umali and Vice Governor Doc Anthony Umali na ano na programa para sa mga mahal nating mga magsasakang Novo Ecijano. At simula nung nagkaroon ng ganitong programa mga kaibigan nagkaroon ng kakampi ang ano ang ating mga magsasaka dahil nga po yung mga traders na bumabarat sa kanila ay pumapantay rin po sa presyo na ibinibigay po ng pamahalaang panlalawigan which is ito po talaga yung pinaka layunin din para po hindi maging talo po ng sobra ang ating mga magsasaka, mga bayaning magsasakang Novo Ecijano. At syempre, ang ngayong araw, 14 na barangay po sa 12 bayan at lungsod ang mabibigyan po ng Ayudang Bigas. At dito po, babanggitin po natin ang mga nakaschedule po for today. Mga kaibigan, sa bayan ng Aliaga, nandyan po sila sa barangay Magsaysay. Sa Talavera, Barangay Bakal 3. Mga kaibigan, ito po yung ikahuling araw po, pinakahuling araw po sa bayan ng Talavera ng bigayan ng bigas. At 53 or 54 na barangays po ang bayan ng Talavera. No? So, kung alan yung bayan, yung barangay na yon, yun po yung araw na iginugol po ng Team Kaunlaran sa pangunguna po ng ating Mayor Nery V. Santos Martinez and ABC President Aspiring Mayor J.R. Santos po, mga kaibigan dyan sa bayan ng Talavera. At syempre sa Gimba, nasa Barangay Santo Cristo po. Ito po sa Gimba, malapit-lapit na po ito matapos, March 14. Ayon po sa report po na napakinggan ko po sa UML kahapon. So March 14 po ang tapos po dito sa Gimba. At sa Lupaw naman, Barangay Alalay Grande, nandyan po ang team. Sa Barangay Malbang sa Pantabangan,
At sa Santa Rosa, tatlong barangay ito. Mga kaibigan, Barangay Malyolyo, Barangay Berang, at Barangay Santa Teresita. At sa Gabaldon, kung saan nandyan po ang ating kasamang Kuya Smiles sa Veteran the Third, meron na ba? Nandyan na ba sila? O humahanap ng signal sa Barangay Kuya Pa, Gabaldon. Okay, so hintayin natin ang pagsasend ng footage po ng ating kaibigang Kuya Smiley sa Veteran the Third para makapag-update din tayo dyan sa Gabaldon, Nueva Ecija. At sa Palayan City, sa Doña Josefa naman po ang ating team. Sa Kabanatuan, Barangay San Isidro, mamaya makakasama natin Jovelyn Estrero. At sa San Antonio, Barangay Hulo at Barangay Bungo sa Gapan City at Barangay San Pedro sa General Tinio. At mahigit 15,000. Ayun, kala mo ah. Dapat eh, ano to eh. Dapat may sinusulat nyo rin yung ganun, 15. Ano yung 15? So, mahigit 15,000 sako ng bigas. Tama na ba? O, 15,000 sako ng bigas na mabibigyan po ngayong araw. So, pasensya po pagka sa mga ganun. Pero understood na po yun. Libo-libo. Oo. Libo-libo po na ano na bigas ay pinamamahagi po. Araw-araw po yan ng pamahalaang panlalawigan, mga kaibigan. And take note po, mula Lunes hanggang Sunday po, may mga nakaschedule po tayo ng mga pamimigay po ng ayudang bigas. At malapit-lapit na po matapos ang ano ang pamamahagi ng ayudang bigas sa ikatlong pagkakataon sa mga lugar po na aming nabanggit din. At ang ilan nga po, nakatapos na ng January. At yan nga mga kaibigan. So tuloy-tuloy, Only Rice! Kanin is live sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya nga naman ang ilan ay talaga nga naman gusto nang lumipat dito sa Nueva Ecija. At dito na manirahan dahil si Governor Oye daw ay walang tigil sa pamimigay po ng ayudang bigas. Tanging gobernador sa buong Pilipinas po na nagpapamahagi po ng ayudang bigas. At syempre, pwede na nating ipasok ang ating kaibigang Jovelyn Estrero para po sa kanyang ulat. Ready na rin ba yung kanyang footage, mga kuya? Yes, at syempre sa Kabanatuan City ang ating kaibigan na nakasakay po sa sasakyan, Ate Jovi. Ate Jovi. Oo. Ate Jovi. Ayun. Parang wait lang, bago ka magbigay ng update sa amin. Parang ang layo ng tingin mo. Ang layo ng iniisip mo. Sino ba 'yan? O ano ba 'yan? Ang iniisip mo, ang layo ng tingin mo kasi. Ayan, medyo hindi stable ang connection mo kasi hindi maganda yung connection mo, Ate Jovi. Paki-contact siya. Pumunta siya sa isang lugar na malakas-lakas ng signal, pero nasa Barangay San Isidro, Kabanatuan po sila. Alas 9 pa magsisimula ang pamimigay po ng ayudang bigas po dyan, mga kaibigan. Pero yung team natin, syempre, gusto rin natin na makita, malaman din po kung ano ang lagay ng ating mga kababayang kabanatuenyo dyan sa San Isidro, mga kaibigan. Pero bago tayo dumako ulit kay Jovelyn Estrero at maging stable ang kanyang internet connection, ay puntahan muna natin ang ating reporter na laging nakasmile, Smiley sa Veteran the Third, na live po sa Gabaldon, Nueva Ecija. Smile! Okay. Na-off mo ang camera mo. Pinumulto tayo. Ayan. Kuya Smile, ayan. Kuya Smile, good morning sa'yo. Ano ang update natin dyan sa Barangay Kuya Pa, Gabaldon? Nakamute ka. Oo nga, no? Okay. Kung Nueva Ecija, nandito po tayo ngayon sa Barangay Kuya Po. Ako yung Kuya Pa. Kuya Pa, Gabaldon, ano? Para sa patuloy na pamamahagi ng ayudang bigas na handog po ng pamahalang panlalawigan, sa pangunguna po ni ang ating ama ng lawigan, Governor Oye Magsasamali, Vice Governor Doc Anting Magsasamali, at ang ina ng lalawigan na ito, napakaganda. Ito pala sa kabila. Yun! Na magbabalik sa ikatlong distrito, Congresswoman Cherry Domingo Umali. Ngayong umaga ay inaasahan ang Barangay Kuya Pa
na makakatanggap ng mahigit sa 700 sako ng bigas ang ating mga kabarangay. Kani-kanina lamang po ay kung maipapasok po natin yung papanayam natin sa kay Kapitan Brian. Talagang lubos-lubos po ang pasasalamat niya. Teka, iusin ko lang yung Facebook si Manteri. Napaka-pogi ko si Dini. Ayan. Ayan. Napakaraking bagay po itong pamamahagi ng bigas dito sa kanilang barangay. Dahil lalo na ang mga barangay niya ay halos wala namang gaanong napagkasa. Nagtatanim lamang ng gulay, palay, wala pang anihan. Kaya sabi nga, napakarami pong malaking biyaya ito sa kanyang mga kabarangay dahil panahon nga po ng gawat. At sa ngayon ay nakaready na po yung tatlong truck na ipamamahagi natin ngayon sa itong kahabaan po ng Gabaldon. Pagdating po sa dulo, wala po ito, tinggalan. So, makikita natin nun ang ready thread na antay na lamang po ang iba nga sa para simulan na po ang pamamahagi ng bigas. Dito siguro inaasahan na ang buong bayan ng Gabaldon ay makakatanggap ng halos 12,000 sako ng bigas ang buong bayan ng Gabaldon. Sa pangunguna po ito ng ating Mayor Joby Imata at Vice Mayor Bicoy Sabino at ang kanilang mga kasama. Kanina ay nakapanayam po natin si Kapitan tungkol doon dito sa pamamahagi ng bigas. Nasabi nga niya kanina, lahat ng kanyang kabarangay walang nalagpasan, lahat ay bibigyan. Pakinggan po natin ang panayam natin kay Kapitan dito sa barangay Kuya Pa, Gabaldon, Nueva Ecija. Pues, mine! Yung kay Kapitan, yes. Kasi ine-edit pa ng ating team. So, meron dito naka-ready. Okay. Na-interview mo rin pala si Vice Mayor Victorino Sabino. Ng Gabaldon. Mayor Bicoy, mas kilala. Oo. Mas kilala ko siya sa Vice Bicoy. Vice, ano? Vice? Bicoy. Bicoy. Ah, akala yes. ko, ano? Oh. Akala ko Bicoy. Yung... paborito ko rin na mayor na ano ng Pasig si Mayor Bicoy. Bicoy pala yan na. Kasi nito no, napakadali nga na mayor 'yun ng ano no. Oo, bata pero pero ito itatanggapin yung interview natin kay Vice Mayor ano, Vice Mayor Bicoy Sabino. Bicoy. Yes, mine. Okay. Oo, sige. Ang programa po ng ating mahal na gobernador o Imatya Sumali, ang pamamahagi po ng bigas ay sadyang napakahalaga po sa amin sa bayan ng Gabaldon, sa aming mga kababayan, sapagkat kami po sa bayan ng Gabaldon ay tunay po na kailangan yung ganitong programa, lalo na po ngayon nasa gitna po tayo ng pandemya. At alam naman po natin ang pangunahing hanap buhay dito ay ang pagtatanim ng palay at sibuyas. Karamihan po sa atin ay hindi kumita ng palay at sa taas ng presyo ng mga pataba para sa sibuyas naman ay masasabi talagang napakahalaga ng pamamahagi ng bigas na ito na kung saan ay malaking tulong ito sa aming mga kababayan upang may magamit sila sa pang-araw-araw na pamumuhay at maihain sa pagkainan dito po sa aming bayan. Vice, gaano po karami ang mabibiyayaan dito sa buong bayan po ng Gabaldon? Ang bayan po ng Gabaldon ay binubuo po ng 16 na barangay at ang mababahaginan po ng programa ng pamamahagi ng bigas ng ating mahal na gobernador ay humigit kumulang na 12,000 kababayan dito po sa bayan ng Gabaldon ang mababahaginan ng programa ng pamamahagi ng nasabing bigas. Ang mensahe na lang po kay Ma'am Cherry, lalo na tsaka kay Gob Oye. Una po ay nagpapasalamat po ang bayan ng Gabaldon, pangunan po ng ating mahal na Mayor at Atty. Joby Bicini Simata, sa ating mahal na Gobernador Aurelio Oye Matya Sumali, sa ating Vice Governor Dr. Anthony Umali, at higit sa lahat ang ating minamahal at nagbabalik na ina ng lalawigan ng Nueva Ecija sa ikatlong distrito. Tunay po na inspirasyon po namin kayo sa paglilingkod. Sana po marami pa pong mga programa katulad nito ang inyong maibahagi sa lalawigan ng Nueva Ecija, lalong-lalo na po sa bayan ng Gabaldon, sapagkat lagi po namin sinasabi kayo po ang waran namin sa tunay at may malasakit na paglilingkod.
ko. At muli po, mga minamahal naming inspirasyon, maraming maraming salamat po. Ayan nga, Kuya Ismail, ang ating interview mula po kay Vice Mayor Victorino Sabino. And Kuya Ismail, hanggang kailan nga matatapos yung pamamahagi ng Ayudang Bigas dyan sa, ano, sa Gabaldon? So siguro inaasahan po dahil 16 na barangay lamang po itong Gabaldon, inaasahan nila hanggang sa susunod na linggo ay matatapos na po ang pamamahagi ng bigas kasi halos nasa 50% na po ang nabahagian dito sa bayan ng Gabaldon. Okay. So, Kuya Ismail, so asahan natin by next week, babalik pa rin yung team natin dyan sa bayan ng Gabaldo. Maybe doon sa ikahuling araw ng pamamahagi ng bigas po din dyan. Pero, Kuya Ismail, bukod kay Vice Mayor Sabino, eh, meron ka rin na na-interview. Ayan, nagagaya na ako sa'yo, Kuya Ismail! Na-interview! Ano ko yan? Nakakahawa pala yan. Kapitan Brian Balmores, mga kaibigan, ay nakapanayam din ng ating kaibigan Kuya Sumal sa Petran, ang barangay captain ng barangay Kuya Pa Gabaldon, Nueva Ecija. Panoorin po natin ang mensahe ng ating kapitan Balmores. Ito po ay sobrang ganda at sobrang laking tulong sa aking mga kabarangay at gawa po ng pandemic. Kaya po ito ay malaking tulong at pasasalamat namin kita po. So gaano po karami ang mabibiyayaan ng bigas na ito? Bali sobrang dami po. Halos lahat ng ating kabarangay ay mabibiyayaan. Malaking tulong po talaga ito. Siguro ito nasa 700 plus yata ito eh, no? Opo. Kamay mo so, po. Gaano po kahirap ang buhay ng ating mga kabarangay dito sa barangay Kuya Pa? Actually po dito sa atin, ang karamitan po kasi dito, puro magsasala at kabarangay dito. Dito po sila umahata sa pinagbuhan nila. Dito naman ay sobrang laking tulong din sa ating mga kabarangay dito sa Kuya Pa. Okay, for the last po, kay Ma'am Cherry, ano po ang gusto niyong... Sobrang malaking pasasalamat po ng aming barangay sa pamuna ko po. Sobrang thank you. God bless po kayo, Ma'am Cherry. Thank you po yung dapat kayo, Ma'am Cherry. Maraming po salamat. At kayo po ay patuloy na aming susuportahan. Kapla po ba ng mga bahay dito ay mabibigyan po ngayon ng bigas? Ay, opo. Wala pong pinipili ang ating mahal na si Ma'am Cherry at saka si Goboy po. Okay. Ang ganda naman ng boses ng huling na gano'n nagtanong. Oo, kasama ni Kuya Smash sa Petran dyan. Ang kanyang kameraman, Kuya Angel. At si Kuya, ano ba, si Kuya Tom ba? Ang ano mo, ang kasama mo rin sa Kuya Smash? Yeah, yung piloto namin ngayon, oo. Opino. Anyway, so ito mga kaibigan sa barangay Kuya Pa. So, sa ngayon ba, nagsistart na rin ba sila Kuya Smash ng pamamahagi dyan? Yes, oo. Yung tatlong truck napunta na po doon sa boundary ng Dinggan po bago dumating ang pinamalitan sa barangay. Doon po magsisimula, pababa po yung rescue road. Doon muna tayo dito sa mismong barangay hall kasi medyo mahina ang signal doon kaya dito tayo nakapag-update. No po, pero maya-maya lamang po makakasama natin sila. Mula dito hanggang doon sa dulo papuntang sawmill naman ang pamamahagi natin ng bigas kasi ginawa nila dito sa buong highway na para mas madaling maibaba ang mga bigas kasi medyo makulimlim dito. Kanila lamang doon lang sa Batu Ferry napakalakas ng buhos ng ulan kaya pasasalamat niya tayo hindi gaano maulan dito sa barangay Kuya Pa. Pero doon sa bandang pagpiting ang buhos ng ulan. Ismael, nag-traffic ka nung time na yon. Saan bandang gawi na umuulan? Bandang Bagsing. Barangay Bagsing. Kaya Ate Kare. Yes, oo. Pero makulimlim na dyan sana bago bumuhos ang ulan dyan sa barangay Kuya Pa ay matapos yung pamamahagi ng ayudang bigas. Dahil syempre yes. Nakaabang na rin ang ating mga kababayan dyan sa barangay Kuya Pa Gabaldon. At ito po mga kaibigan ang ikatlong pagkakataon ng pamamahagi ng bigas po ng pamahalaang panlalawigan. At napakaganda ng background mo dyan, Kuya Smile. Syempre, yung magbabalik na ina ng lalawigan, ayan.
Diba? Yes, Congresswoman Cherry Domingo Umali, and of course, ang ating Governor Oy Matias Umali and Vice Governor Doc Anthony Umali. Anyway, Pues Maya, maraming salamat sa update mo. At syempre, samahan mo ang team ni Mayor Jobe Emata and Vice Mayor Sabino sa pamahagi ng ayudang bigas dyan sa bayan ng Gabagan. Anyway, maraming salamat sa iyo, Kuya Smile. Yes, maraming salamat po, syempre. Hindi natin pwedeng hindi kakalimutan na magpasalamat dito sa tatlong ito na talaga namang patuloy ang pamamahagi at paglilingkod sa lahat ng Nobu Ecijano. Mula po kay Gov Oyi, kay Vice Governor Doc Anthony Umali, at syempre po sa Inanoy Lalawiga na magbabalik sa ikatlong bisita dito bilang Congresswoman Domingo Umali. Maraming salamat po sa inyo sa malasakit sa lahat ng mga Nobu Ecijano. At yan po ang ating reporters, Maso Patran III, live po sa bayan ng Gabaldon. Maraming salamat sa iyo. At puntahan naman natin mga kaibigan, ang ating kaibigan, Jovenin Estrero, na live naman po sa Cabanatuan City. Tingnan natin kung nagsimula ba ng maaga o maya-maya pa. So, alamin natin sa update ng ating balita sa TV 48, Jovenin Estrero. O, Jovi, ano yan? O, Jovi. Pakikiwan nga si Jovi. Oo. Marites nga ng ating portrait na kausap. Jovelin, kung naririnig mo ako. Oo. So, oo. Hindi, si baka nag-i-interview. Anyway, nagsasend pa. Oh, so, ano natin? Puntahan muna natin yung naganap na rice distribution kahapon bago natin ipasok ang ating Jovelin Estrero na live po sa Cabanatuan City. Okay, at syempre, kahapon po, dahil hindi natin kayang butin ang lahat ng lugar dito sa Lalawigan ng Nueva Ecija na binibigyan po ng ayudang bigas every day, puntahan natin sa Barangay Maugat, San Antonio. Ayan, ang kakit ng mga bata, ano? At syempre, mahigit 1,500 po na kabahayan na nabigyan po dyan. At mga pasasalamat na nakadikit sa mga bangkuan. Kasama po, katuwang ng Pamahalaan Palalawigan, Mayor Arvin Salonga. Kasama rin po si ating Vice Mayor Julieta Maxwell. At ang konsehal ng bayan, Konsehal Manolito Maneng Balcos, Konsehal Roberto Carpio, Kapitan RC Cruz, Konsehal Christopher Cunanan, Konsehal Roy Antong Juliano, Konsehal Rainier Umali, aspiring councilors Eduardo Eddie Ostares at Daniel Dani Pamintuan. Yan po ang ating pamamahagi ng ayudang bigas diyan sa bayan ng San Antonio. Ayan, ang ngiti ng mga ating mga kababayan. Sagad ang tenga, mga kaibigan. At putahan naman natin sa Barangay Sampaloc, Pantabangan. Ayan, parang nakatour na rin tayo at napuntahan na rin natin. Nakita ang mga kababayan natin na masaya sa kanilang blessing na natanggap po sa kanilang barangay dyan sa Sampaloc, Pantabangan. At katuwang ng Pamahalaan Panlalawigan dyan, Mayor Roberto Agdipa, Vice Mayor Mona Lisa Agdipa, mga konsehal po natin, Konsehal Rodolfo Agdipa, Konsehal Celestino Sadaba, at Konsehal Noel Barcelo, aspiring councilors Marisa Gagarin, Jeffrey Vera, Cristelito Meriales, Freddy Villahuan, at Zaldi Laisa. Yan po ay sa Pantabangan. At kahapon po, ikalawa sa pinakahuling barangay po na nabigyan po ng bigas sa Talavera, ang barangay, wag po sana akong mabulol dito, Kaanina Plahan. Yan po mga kaibigan, mahigit 500 kabahayan po ang nabigyan po dyan, at kasakasama pa rin syempre ang team Kaunlaran sa pangunguna po ng ating Mayor Nervy Santos Martinez, aspiring Vice Mayor ng Talavera, at aspiring Mayor ABC President J.R. Santos. Yan po ang kanilang pamamahagi dyan sa bayan ng Talavera. At punta naman natin sa Barangay Pantok Gabaldon.
Ayan, pasasalamat po ang bumungad sa atin mula kay Governor Oy Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, kasama po si Congresswoman Cherry Domingo Umali. At napaka-organized na ng pamamahagi ng Bicas po dyan. Hello, shout out kay Kuya Delio! Ayan, at yan po, Barangay Pantok, mahigit halos o halos 600 kabahayan po ang nabigyan po dyan ng ayudang Bicas. At puntahan naman natin, mga kaibigan, sa Barangay San Antonio, West Lupao. Ayan, kay Kuya Yao. Kuya Yao, next week dyan kami, ha? Oo. At syempre, sa Barangay San Antonio, West Lupao, mahigit 700 kabahayan po ang nabigyan po ng ayudang Bicas po dyan. At kasama po pa rin natin sa pamahagi ng ayudang Bicas, Mayor Alex Romel Romano, aspiring Vice Mayor Glenda Romano, Concejal Dominador Costales, Concejal Richard Ramos, Concejal Jano Bascos, Concejal Danilo Valiega, at ang ating mga aspiring councilors, Ruben Agliam, Juvenal Casta, Domingo Jaramilla, at Ronald Valdez. Yan po, mahigit 700 kabahayan. At syempre, sa Barangay Santo Tomas Aliaga, hello po kay Sir Boy Martinez. At syempre, mahigit 1,800 kabahayan po ang nabigyan po dyan, dyan sa Barangay Santo Tomas Aliaga. Ang kasama po dyan, hello, ang nakaganon, counter blessings, mga kaibigan, Vice Mayor Erwin John Havaluyas. Ang sarap ng milk tea nila dyan. Oo, kasi na nag-UML si Lagov that last year. And nakatikim tayo ng milk tea ni Vice Mayor Erwin John Havaluyas. And kasama rin dyan, aspiring Mayor Gilbert Moreno, aspiring Councilor Kapitan Isidro Respicio, at Konsehal Aurora Moreno, Ruth Makalinaw, Konsehal Jomar Manubay, Konsehal Juanito Deron, Konsehal Mario De Leon, Konsehal Bernabe Gaya, at Konsehal June Aguilar. At puntahan na natin ang Barangay Santa Veronica Gimba. 1,100 po na ayud na kabahayan po ang nabigyan po dyan. Nabigyan ng Bicas po sa Barangay Santa Veronica Gimba Nueva Ecija. Ayun, nag-aayos ako eh, no? Hello sa mga kasama, katuwang ng pamahalaan panlalawigan dyan, sina Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, Vice Mayor Jesulito Galapon, Concejal Stephanie Alvarez, Concejal Dayan Beltran, Concejal Virgilio Fabros, Concejal Oya Lumang, Concejal Tuning Ubaldo, at aspiring Councilor Carlo Dizon, Johnny Estabilio, at Ken Natividad. Yan po ang ating sa Barangay Santa Veronica, bayan ng Gimba. At naka-ready na ba? Naka-position na ba ang ating kaibigan? Baka mamaya iba maipakita dyan, ha? At syempre, kasama na po natin ang ating reporter mula sa Barangay San Isidro, Cabanatuan City, Jovenine Estrella. Jovi! At last, ang ganda na lang view mo kanina. Ilang beses ka namin pinapasok pero may kinakausap ka. Siguro, nag-i-interview ka kanina. So, update natin dyan sa Cabanatuan? Ayan, Michelle, kasalukuyan na ang pamamahagi nitong ayudang Bicas dito sa Barangay San Isidro. Ayan, kanina umaga pa nandito, nakaabang ang... O, diba, muntik na akong mabangga. Ayan, nakaabang ang mga upuan dito kanina pa, Michelle. At syempre, nakapanayam din natin yung ilang mga mamamayan dito. Although yung iba ay medyo mahiyain. Ayan, akala mo ako dito, ano yung nangahabol ng tao. Ayan, pero meron tayong nakapanayam kanina, Michelle, na kung makikita ninyo kanina, parang meron akong kausap. Yun ay si Nanay Lori Fajardo, 63 taong gulang. Isa siya sa mga nasunugan dito sa palengke ng Cabanatuan City noong taong 2020. At bilang alternatibong pagkakakitaan dahil hindi na sila nakabalik muli doon sa palengke eh. Dahil pinagbawalan na rin daw sila doon at hindi na rin sila naka-recover pa. So ang naging alternatibong pinagkakakitaan niya ay ang pagmamanicure at pagpepedicure. At syempre, Michelle, sa araw-araw na pamumroblema sa Bicas ay talaga naman daw napakasakit ng ulo niya. Kasi napakahirap sa isang araw na hindi mo alam kung makakakain ba yung pamilya mo kasi lima sila doon sa bahay. So, napakahirap na limang kumakalam na sikmura nung kinakailangan mong kunan sa bawat araw. So, itong ayudang Bicas na ito ay napakalaking bagay umano sa kanila at syempre tatagal ito ng isang buwan. Kaya isang buwan siyang matatahimik sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambili ng Bicas at ngayon ay pang-ulam na lang daw iisipin niya.
although meron naman daw silang tanim na mga gulay sa kanilang bakuran, ay sapat na umano ito para mapunan ng kanilang mga gutom. At syempre, mission nito mabibiyayaan ng bigas ngayong araw ay aabot sa mahigit kumulang 2,000 kabahayan dito sa Barangay San Isidro, Cabanatuan City. At sa 89 barangays ng Cabanatuan ay 8 na lamang ang natitirang barangay na hindi pa natin napupuntahan. Pero sigurado naman daw na ito ay mapupuntahan. Kaya naman by next week siguro ay baka matapos na ang buong lungsod ng Cabanatuan na mababahaginan ng itong mga ayudang bigas. Mula syempre yan sa ating Governor Aurelio Umali, kagapay ang ating Vice Governor Anthony Umali, at syempre katuwang din ang ina ng lalawigan, ang magbabalik sa Kongreso, Congresswoman Jenny Domingo Umali. Ayan. At syempre, Ms. Shane, kasakasama natin ngayon ang dalawa sa ating mga aspiring councilors na sina aspiring councilor Elma Alcantara at si aspiring Tony Joqueto. Pero meron tayong na panayam na nanauna na dito kay Councilor Elma Alcantara. Ako po si Kapusong Mahirap, ang boses po ng kababaihan, number one po sa balota, Elma Kalaunan Alcantara. Bumabati po ng isang mapagpalang umaga po na andito po kami ngayon sa Barangay San Isidro po upang ipamigay po ang ating bigas na second wave po, na siyempre po galing po ito sa ating minamahal na Governor Oye Umali at Doc Anthony Umali, at siyempre po ang ating ina ng lalawigan, walang iba po kundi ang ating minamahal na Cherry Domingo Umali po. Ibabalik po natin sa Kongreso. At nawa kami po ay inyong suportahan hanggang sa huli po ng ating laban. Sama-sama po tayo sa ating kinaharap na darating po na laban po ng ng Team Umali at ng Save Team Cabanatuan City po. Muli po, bumabati po ng isang mapagpalang umaga ang Kapusong Mahirap, number one po sa balot. Yes po, mga kaibigan. Ayan na si aspiring Councilor Elma Alcantara. At syempre, kanina ati Jovi, may binanggit ka na nasunugan, pero hindi natin kasi meron ka palang interview doon kanina. Naka-ready naman na yun. Pwede ba natin ipakita yon? Yes, okay. Kasi para makita rin natin kung sino ba si Nanay Yoli na nasunugan dyan sa palengke ng Kabanatuan City. Okay, so panoorin natin. Tulong sa amin yan. Oo naman. Bakit makumusta po ba ang buhay natin ngayong may pandemic at ngayong gawat? Kami nasunugan sa palengke dito. Wala kami pambang to. And dito lang sa bahay. Ilan po kayo sa bahay? So, yung bigas na maibibigay sa inyo ngayong araw, gaano katagal nyo kakainin? Matagal yun, isang buong maliit siya. Anong may tuturing nyo si Governor ngayong panahon ko ng pandemic? Anong may tuturing nyo si Governor ngayong may pandemic? Okay, tuturing yan. Sigo. Anak sa bahay. Ganyan na yan. Mensahe nyo po kay Gov. Salamat po, Gov. Mas binigyan nyo kami ng biyaya. Malaking bagay ito sa amin. Salamat. Kay Gov, Vice Gov po, tsaka kay Ma'am Cherry. Ma'am Cherry, salamat din. Sa pinagkalam sa amin dito. Salamat. Salamat. Ayan, maraming salamat naman kay Nanay Lori pala, hindi Yoli. Sorry. Oo. Binaw lang. Medyo maingay pala yung interview, Machine. Oo. hindi naman masyado. Narinig din naman namin. Dahil kinuwento mo naman kanina. So, meron ka ba bang interview na kanina? Kasi maaga kayo rin dyan sa Barangay San Isidro, Jovi. Oo, Michelle, may isa pa tayong nakapanayam. Nagpasalamat lang siya kasi sobrang mahihain ng mga tao dito, Michelle. Kulang na lang. Ako na lang mag-interviewin ko na lang yung sarili ko. Charis lang. Hindi, meron pa tayong isa pang interview si Ate Mary Jane David. Thank you po sa bigas na ipinamigay ni Umali. Gano'n pa kalaking tulong yung bigas sa inyo? Napakalaking bagay po. Napang araw-araw. Sige po. Thank you po.
Oo. Pero yung pasasalamat naman, syempre, masayang-masaya lang si Ate Mary Jane dun sa bigas na kanyang natanggap muli dyan sa Kabanatuan City. Yung tawa ni Ate Jane, bawat tanong may tawa. Nahihiya kasi sila, Miss Shane, kasi may mga nanonood. Oo. So, anyway, artista ka na, ganyan. Ah, so, meron ka pa bang update dyan, Jovi, bago tayo magtapos? Go ahead! Ayan, Miss Shane, basta kasalukuyan pa rin itong pamamahagi ngayon. So, dahil nasa mahigit kumulang 2,000 itong mabibiyayaan. Ay, napakaluwang nito, Miss Shane. Nalibutan namin ito kanina. Marami pa sikot-sikot. Siyempre, napakaluwang din itong Barangay San Isidro dito sa Kabanatuan City. So, marami na ang talaga nag-aabang. Marami ang naghihintay na ng maisasain ngayong umaga. Although yung iba ay medyo may naisaing nga. At inaabangan na lang syempre pang tanghalian, pang hapunan. So, masayang-masaya naman sila na nakaabang dito sa Barangay San Isidro kasi makikita mo talaga sa mga mata nila ang kasabikan na muli silang makatatanggap ng ayudang bigas na talaga namang pangunahing pangangailangan sa bawat araw. Anyway, maraming salamat sa iyo, Jovelyn Astrero, ang ating pambansang Marites ng TV 48. Nakikin Marites at malalim ang iniisip. Nakatulog ka ba ng ayos? Yes, Sushi, nakatulog tayo ng maayos. Nakahahunting lang tayo kanina ng mga ano natin dito mga kandidato. Kaya medyo malayo yung tingin ko. Oo. So anyway, yan po ang ating kaibigan reporter. At Jovi? Yes, Michelle. Live mula dito sa Barangay San Isidro, Kabanatuan City. Ako po ang inyong kaibigang Marites, ang inyong kaibigan, Jovelyn Astrero. Yes, sir. Maraming salamat, Jovelyn Astrero. Live po sa Kabanatuan City. Anyway, umabot na rin tayo sa punto. Tinignan ko yung ating orasan. Oo, 8:59 in the morning. Pero bago tayo magtapos, awas po muna tayo ng mensahe ng ating mga nanood ngayong araw na ito. At galing kay Ralph De Leon, welcome po sa Barangay San Isidro ngayon sa pamimigay ng bigas. Yes, sir! At galing kay Tony Cahucom Lulukisin, hello from Canada. Hello sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Canada. Opo. At galing naman kay Marlon Gonzalez, magandang umaga po. At galing kay, eto na naman, pinaligtad na naman po yung pangalan eh. Oo. Ayan. Okay, basta ito po, galing kay Miss, ano, Kabual. Umali lang sa kalam. Yung sa kalam, malakas eh, no? Ayan. At galing kay Carla Nabong, Ma'am Shane, kailan po sa Gabaldon? Kasalukuyan na po yung, ano, na pamamahagi po ng bigas po dyan sa Gabaldon. Katulad nga po nung kanina na pinakita natin at nandiyan po yung ating field reporter na si Kuya Smile, eh nasa barangay Kuya pa, Gabaldon sila. So sabi po kanina sa ulat, 50%. Kaya ikaw, Carla Nabong, saan ka bang barangay? Baka ano, intay-intay mo lang kung sa mga barangay po na ano, na hindi pa kayo napupuntahan, eh asahan naman po baka sa susunod na linggo po ay mabigyan na po ng bigas po yung mga hindi pa napupuntahan dyan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ala po kasi kung list dito kung ano yung mga lugar na napuntahan po doon sa bayan ng Gabaldon. Maybe by next week, by Monday, ay mabigyan ka namin po, Ate Carla Nabong, ng information. At galing naman kay Dominic Agustin Flores, God bless po, thank you! At, meron pa ba? Marife Mones Macaraeg, lahat po mabibigyan ng bigas by schedule po yan sa pagbibigay. Solid umari from Leonera. Tama ka dyan, Ate Marife. Maraming salamat sa tulong na pag-explain sa mga kababayan natin. Yung bigas po, walang pinipili po yan. Kung meron po kasi last time, merong hindi nabigyan, binaabot na po natin sa coordinator from Kabanatuan City, baka po kasi wala kayo sa bahay po ninyo or nabigyan po sa kapitbahay ninyo yung stab, eh hindi naman po naibigay ng kapitbahay ninyo. So, kausapin po ninyo, kaibaganin po ninyo yung mga kapitbahay ninyo kung kayo po ay bumapasok po from 8 to 5 sa trabaho. At galing kay Lance Novio,
Good morning po, Ate Shane. Good morning din sa iyo, Kuya Lance. Pa-shout out naman po sa Team Day Andres at Mayora Day Andres. Galing po ang pagbati kay Consi Bulan at Consi Arvin Inos at Consi Boy. Solid po kami ng Team Day Andres at Team Umali po. 100-100, heart. God bless you. Always keep safe po. O, diba? Galing kay Lance Novio. Ay, talaga, sinabi ko yun, 100%, diba? Galing kay Miranda, Ricardo, pa-shoutout po yung girlfriend kong si Loris Jay, Joy. Loris Joy, Labrilla, pati na rin yung Miranda Clan ng Barangay Hulo, Santa Domingo, Nueva Ecija, kudo sa buong team Unang Sigaw, naway pala rin kayong lahat, naway pala rin po silang lahat talaga, mga kaibigan. At syempre, yan po ang ating mensahe po ng pagbati. At kung kayo may mga mensahe rin po ng pagbati, mga katanungan, ipadala nyo lamang po ang inyong mga mensahe sa ating page. I-like nyo rin po ang page po ng Nueva Ecija TV 48. At syempre, ang Kuya, hindi, Kuya Toby, kaya mo yan. I-flash mo lang yan. Oo. Galing, ayan, servisyo matapat para sa mga, para sa Nova Ecija Facebook page. I-like and share po ninyo yan. At syempre, ang DWNE na lagi nating ka-partner po dahil simultaneously po tayo napapanood po dyan sa kanilang Facebook page. At syempre, sa ating Gramco Studios. Ayan po mga kaibigan. I-like, share po ninyo ang mga Facebook page. And also, meron pa ba? DobolP TV! Syempre, naka-live din po tayo dyan. Syempre, always visit po rin ninyo ang ating YouTube account, Balitang Unang Sigaw. Sa mga hindi po ninyo napanood ng mga episodes natin dito sa Ayuda at Balita, nandiyan po sa ating Balitang Unang Sigaw YouTube account. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po nitong linggo mula Lunes hanggang Biyernes po ng ating programang Ayuda at Balita sa Umaga. At by next week po, by Monday naman mga kaibigan, hanggat meron pong mga kaibigan, yan po ang ating programang Ayuda at Balita sa Umaga. Muli po, ako po si Shane Talentino, ang sangalan po ni Sir Philip WP Peak Show. Magkita-kita po tayo muli sa Monday. Sabihin ko bukas. Bukas gusto nyo? Sige, kaya na lang. Anyway, pakita-kita po tayo muli sa Monday. Dito lamang po sa programa na inaabangan na po ng taong bayan, Ayuda at Balita sa Umaga.